Moderno man ang ating panahon at high-tech ang ating mga gadget, may mga kagamitan pa rin tayong classic, katulad ng arinola, yung pangkamot ng likod na kahoy, at punch bowl. Ngayong tag-ulan, extra challenge ang magpabalik-balik sa palikuran. Kaya laking ginhawa para sa mag-asawang Arnel at Ann na meron pa ring arinola. Nung bata ako, ito talagang uso sa probinsya nun. Kaya nung bumabas sa bahay, takot din kasi malayang CR. Lalo na call center ako po yan. Nakakatamad ng bumaba. Sa akin, very convenient yung arinola. Ang gamit nilang arinola, rare item na. Gawa sa stainless steel at enamel paint. At may dalawang klase pa ito. Isang korteng kaldero at isang arinolang sadya raw idinisenyo para sa mga lalaki na hugis pakure. May pang lalaki pala. Ang mga may sakit lahat ginagamit kasi di makatayo. Dahil bibihira ang mga arinolang panlalaki, hindi na raw ito ginagamit ni Arnel. At alinsunod sa pamahiin, pinaglalagyan na lang niya ito ng kita sa kanyang buy and sell business. Nakikita ko na sa mga tindahan, tinatanong ko yung mga matanda, bakit arinola? Parang sagwa. Ay hindi, talagang lagay namin ng pera kasi swerte. Sinusubukan ko, naglagay ng pera, swerte nga. Para naman sa mga kating-kate ang likod, pero hindi ito maabot. Ang iba, napapa-add to cart sa mga ibinibentang mga pangkamot. Body scratcher na dolyar kung ibenta abroad. Yung iba, meron pang built-in massager. Pero may pantapat tayong mga Pilipino dyan. Pangkamot na gawa sa kahoy na kung tawagin, kudkod. Mabenta po ito. Mura po kasi siya. Kaya bumibili sila ng maramihan. Sa Asin Road sa Baguio City, mahigit dalawang dekada nang gumagawa ng kudkod ang wood carver na si Billy. Meron pa nga siyang koleksyon ng mga orihinal na kudkod na minana pa raw niya sa kanyang mga ninuno. Cordilleran ang design nito na ang hulma, tao. Gawa ito sa banal o indang na klase ng malambot na kahoy. 50s, 60s, 70s. Pero medyo binago ko ngayon. Linagyan ko siya ng korte tulad nito. Medyo mahal kasi talagang mano-mano na ginagawa mo. Dos por dos na tabla ang gamit ni Billy sa paggawa ng kudkod. Inukitan gamit ang pait. Gamit naman ang kudup o kutsilyong panlilo. Kikinisin ang kamay na magsisilbing pangkamot. Ito'y para masigurong wala raw sobrang kahoy na pwedeng makasugat sa balat. Tumatagal ang paggawa nito ng mula 30 minutes hanggang isang oras. Ito, tapos na siya. Pwede na natin siyang pangkamot sa likod kahit saang Makati. 40 to 60 pesos ang benta nila sa classic kudkod. 100 pesos naman pataas kung laminated. Pwedeng pang-token sa mga binyag, kasal at saka birthday. Ang sunod naman nating itatampok, hindi masasabing Pinoy na Pinoy, pero isa sa pinakatago-tagong gamit ni Nanay. Hindi nawawala noon sa tuwing may fiesta o okasyon, lagayan ng juice na para mas maging espesyal, hinahaluan pa ng fruit bits. Ang gilid, may 12 tasang nakasabit. Meron din ba kayo nitong glass punch bowl? Si Trisha, pinaka-iniingat-ingatan ng glass punch bowl na minana pa raw niya sa kanyang yumaong ina na halos 3 dekada na ang tanda. Nailove siya dun sa design, so imbis na binenta niya, kinip niya na lang po. Ginagamit niya po every time na may okasyon yung family po namin. Palagi pong bida yung punch bowl po namin. Yun nga lang, sa katagalan, nawala na yung mga cup hook at sandok. Hanggang kamakailan lang, muli nila itong nahalungkat. Hindi na po namin ginagamit, kaya nag-decide po kami na ibenta na lang po siya online. At laking gulat nila na marami bigla ang nagtanong. Nasa 20 plus na po yung nagka-interest. Pero ang classic punch bowl na ito, na ibinibenta lang ni Trisha ng 450 pesos, magkano ba talaga ngayon ang halaga? Tinanong namin ang vintage collector na si Kyle Gianan na kilala bilang si Filipino Picker. 450, ang tawag ko doon, presyong kapit patalim. Binabaan niya na para lang may bumili. Pero in terms of value, nakikita ko dapat nasa
Meron din ba kayong ganitong punch bowl sa inyong bahay na nais nyo ring ibenta? Aba, ilabas na! Dahil ang tunay na presyo nito ngayon, magkakaalaman na sa aming pagbabalik! Isa sa pinaka-iniingatang pamana kay Trisha ng kanyang yumaong ina. Ang glass punch bowl na ito o yung lalagyan ng juice na may nakasabit na sandusenang mga tasa. Pero dahil kulang na kulang na ito, plano na lang itong ibenta ni Trisha ngayon sa halagang 450 pesos. Hindi na po namin ginagamit kaya nag-decide po kami na ibenta na lang po siya online. Nasa 20 plus na po na tao po yung nagka-interest. Pero magkano na ba talaga ang presyo nito ngayon? Ayon sa Filipino picker na si Kyle Gianan, ang ganitong lagayan ng juice, karaniwan daw hinahaluan ng alak, kaya may punch o suntok. Nung bata ako, kami na magpipinsan, tatakas kami para lang pumunta dyan. Kahit nung may alak na, iinom lang kami ng konting-konting sip-sip lang, tas maglalasing-lasingan kami. Pero dahil sa paglabas ng bottled drinks na solo size, ang mga glass punch bowl, unti-unti nang nawala. Kaya, collector's item na ito ngayon. This punch bowl is really very, very important. Nagmarka siya sa kultura natin mga Pilipino. Pero in terms of value, nakikita ko, dapat nasa 1.5, 1.8. I saw that you're missing a ladle, yung sandok, and you're also missing the hook. Nung bata ako, meron naman kami, nabasagan naman ako ng bowl. So meron ako ngayon ng mga kulang mo. Or if you want, I can also buy it from you. My initial offer siguro dyan is sa gitna ng hinihingi mo na 450, saka sa gitna ng sa tingin kong presyo niya, nasa mga 1.2. Baka pwede pong dagdagan po ng konti, sir. The max that we can do for that would be 1,800 cash. Tuluyan na kaya itong ibenta ni Trisha. Willing na po ako ibenta kay Sir Kyle ng 1,800. Dito sa museo natin, makakaasa ka na if you still wanna see the bowl, nandito lang yan. Thank you, sir. Pero bago tuluyang ibenta, nagtimpla muna uli sila rito para manamnam ang masarap nilang nakaraan. Cheers! Ang bawat gamit na ito may hatid sa ating mga alaala at kwento na kailanman hindi maluluma ng panahon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.